Hello mga boss, magandang araw sa lahat. So ngayong araw na to mga boss ay ang pag-usapan natin ay tungkol na naman ito sa bagong topic na i-share ko sa inyo. So ang topic na ito ay tungkol sa bulb train in an overheat bulb engine. So yan ang ating pag-usapan ngayong umaga na ito mga boss. At kung ano nga bang ang works or operation ng bulb train in an overheat bulb engine. At kung ano-ano nga ba ang mga parts sa bulb train at ano ang kanilang mga function. So yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga na ito mga boss. Explain ko yan sa inyo at i-discuss. Kung napapansin nyo dyan sa screen, itong dalawa na ito na nakikita nyo, ito yung dalawang event sa bulb train in an overheat bulb engine, which is the bulb open and bulb close. So yan ang dalawang event mga boss ang nangyari sa ating bulb train. So bago natin simulan ang ating discussion sa operation of the bulb train in an overheat bulb engine, ay ituturo ko muna sa inyo kung ano nga ba ang mga parts sa bulb train o ano-ano ang mga function nila. So ngayon, ang unang parts na ituturo ko sa inyo mga boss ay ito. Ito mga boss, oo. Ito yung tinatawag na cam lobe mga boss. So bakit siya tinatawag na cam lobe mga boss? Kasi hindi siya perfect na circle mga boss. So kung napapansin nyo dyan sa screen, tingnan nyo, mayroong curve. Merong curve siya. So, hindi siya perfect na circle. So, yan yung cam lobe mga boss. So, ang function naman ito mga boss o purpose ni cam lobe ay siya yung magtutula kay bulb lifter pataas. So, yan lang ang function niya boss or purpose ni cam lobe. Tsaka, ang movement niya mga boss ay rotate or rotation lang. And then, next tayo mga boss, ito mga boss, ito yung tinatawag na bulb lifter. Ito, itong mahaba na to. Ito yung bulb lifter mga boss. Ang purpose nito mga boss ay siya yung magtutula kay push rod pataas kung yung event mga boss is open bulb. So yun mga boss, yun ang kanyang function. Yung next tayo mga boss. So itong mahaba na to mga boss, ito yung tinatawag na push rod. So ang purpose nito mga boss ay serve as linkage o dito nagfo-flow ang movement galing sa camshaft mga boss. Kasi si mga boss, itong cam lobe ay part ng camshaft. So dito nagsisimula ang works sa bulb train. So yan mga boss, sinabi ko kanina ang function ng push rod na ito ay siya ay nasisilbing tulay o linkage para mahatid yung movement patungo sa rocker arm. So yan ang function o purpose ni push rod. So next tayo mga boss, ito yung tinatawag na rocker arm mga boss. Ito, tapos itong sa gitna mga boss, itong circle na ito, ito yung rocker arm shaft mga boss or ikuta ng rocker arm. At ang movement naman ni rocker arm mga boss ay ganito lang mga boss, oh, ganito, ganyan lang mga boss, ganyan. So ganyan lang ang kanyang movement. So ang purpose naman ito mga boss ni rocker arm is siya ay magtutulak lang kay bulb. Ito mga boss, ito yung bulb. Itutulak na itong bulb steam or steam ng bulb mga boss pag open bulb yung event mga boss. So yan lang mga boss ang kanyang purpose or function mga boss. So next tayo mga boss, itong parang coil na ito, ito yung tinatawag na bulb spring mga boss. So ang purpose ni bulb spring mga boss or function niya is compress at expand lang. Yan lang ang kanyang function mga boss sa bulb drain. So next tayo mga boss, ito, itong sa gitna ng bulb spring, ito yung tinatawag na bulb mga boss. So ang function lang niya mga boss or purpose is open and close lang mga boss. So yan lang ang kanyang function mga boss. So itong sa kabila mga boss, hindi ko na to kailangan pang i-discuss sa inyo or explain kung ano ang kanilang function o anong pangalan ng mga parts na ito, kasi
diniscuss ko na yan dito. Kung napapansin nyo, pareha lang sila ng imahe o larawan. So, kaya dito lang ako nag-explain. So, yun lang mga boss. So, yun lang kanilang mga functions. Double drain in an overhead valve benzene. So, ngayon mga boss, explain ko na sa inyo ang operation ng valve drain. Sa operation ng ating valve drain mga boss, kaya nag-work ang ating valve drain or gumagana kasi the action starts at the camshaft or dito na simula ang action mga boss sa camshaft. Kasi mga boss, iba kanina sinabi ko itong cam loop na ito ay parts ng camshaft. So dito nagsimula mga boss ang action or event. Kaya mga boss, gumagana ang ating valve drain. At saka mga boss, kasabay rin sa pag-ikot ng camshaft mga boss ay umiikot din itong si cam loop mga boss. Kasi nga sinabi ko kanina, di ba, itong si cam loop ay integrated kay camshaft. So sa pag-ikot ni camshaft mga boss ay dito na nagwo-work si cam loop mga boss. So yan mga boss, kaya gumagana ang ating cam loop. At si camshaft din mga boss, kaya gumagana o nagwo-work ay driven siya kay crankshaft. So yung bukas na valve mga boss o valve open, kaya yan bumukas dahil sa action ni camshaft mga boss. So kung napapansin nyo dyan mga boss sa screen, sa pagtukod ni cam loop mga boss, ayan yung curve na ito or na-align na yung cam loop sa valve lifter, ay dyan mga boss yung time na aangat yung valve lifter mga boss. Ayan o, valve lifter race. Ayan. So sa pag-angat naman ni valve lifter mga boss, ay dito naman mga boss ang time na yung push rod mga boss ay aangat din. O yung naman so push rod, push up. So sa pag-angat ni push rod mga boss, ay dito naman mga boss magsiswing ating rocker arm. Ganito yung movement niya mga boss. Ganyan, ganyan. So sa pag-swing ni rocker arm mga boss, kung napapansin nyo dyan sa screen, itong dulo ni rocker arm mga boss ay umangat siya. Ayan o, rocker arm rocks. So ganyan mga boss, rocks. So yan ang ibig sabihin ng rocks mga boss. So sa kabila naman ni rocker arm mga boss, itong dulo niya ay dyan mga boss yung time din na i-preprise niya itong dulo ni steam mga boss or valve steam ng valve mga boss. So sa pagtukod naman ni rocker arm mga boss dito sa valve, ay together with or at the same time mga boss is yung valve spring naman mga boss ay dyan na mag-compress. O ayan mga boss, o spring compress. So sa pag-compress ni ano mga boss ni valve spring, ay meron na yung force. So yan ang mga boss, kaya bumukas yung valve sa pagtukod ni rocker arm. So pagkatapos ng valve open na to mga boss, ito na yung kasunod mga boss, o yung tinatawag natin na valve close. So bakit nga ba nagsara yung valve na yan mga boss? So ganito yan, di ba mga boss, kung mapansin nyo itong curve ito ni cam loop mga boss, di ba align yan dito kanina, di ba align. So opposite naman tayo mga boss, so hindi na siya ngayon align. So yan ang dahilan mga boss kaya nagsara itong valve na ito. At saka sumara na itong valve na ito mga boss dahilan rin sa valve spring na to mga boss. Kasi nga di ba kanina mga boss, itong valve spring na ito dito sa kabila sa pag-compress niya, meron yung force. So ngayon mga boss, na valve close na mga boss, ay itong valve spring na to mga boss, ay yung force niya ay mawawala na, or yung spring niya is spring expands na. So sa pag-expand ng valve spring mga boss, ay dito na yung valve ay mag set na, or yung valve na ito ay magkasara na. So yun mga boss, kaya yan sumara. So sa pagsara nito mga boss ni valve, dito naman mga boss yung dulo ni valve mga boss or yung tinatawag natin na steam ay itutulak na itong rocker arm mga boss. So yan ang mga boss. So gaganyan yung ano mga boss, yung movement niya or swing siya. So ayan na, so pagtulak ng mga boss, sa kabila naman ni rocker arm mga boss ay magda-down yan. So sa pag-down naman mga boss, nito ni rocker arm or swing na siya,
ay itong si Push Radam ng mga boss ay magda-down drain. Ayan o, oh, rocker. Oh, sorry. Push Radam. So ayan mga boss, oh, kung mapansin nyo, mayroon siyang flow. Ayan, bababa. So, ayan mga boss, so yung Push Rad is down na, ah. Itong valve lifter naman mga boss is bababa na rin. Ayan o, oh, valve lifter lowered. Bababa na siya. So, ayan mga boss, kaya nasarado itong valve na ito. So ayan mga boss, kung napapansin nyo, valve wrist on set or bumalik na siya sa valve close. So yan lang mga boss, ang operation ni valve close at ni valve open. So tutulaw na ito mga boss, pabalik-balik na yan mga boss. So pagkatapos ng valve close mga boss, ay ito naman mga boss, valve open. So pagkatapos naman ni valve open mga boss, valve close naman. So yan yung tinatawag mga boss na series. So pabalik-balik o ulit-ulit or ano mga boss ba, or tinatawag natin na cycle. Tapos ng valve close, valve open naman. So yan lang mga boss. Ulitin ako mga boss ha. Kung mapansin nyo lang mga boss, itong loob na ito, hindi na siya align. So pagkatapos na hindi na siya align mga boss, ito na yung ring kasunod. Align naman siya, so open valve naman. So pagkatapos ng open valve mga boss, ito naman yung kasunod. Hindi naman align yung loob ni cam loob mga boss, or yung curb. So sarado naman mga boss. So yan lang mga boss, ulit lang yan. So yun lang ang operation ng valve drain in an overheat valve engine. So yun lang mga boss. Sana nakatulong sa inyo ang aking diskusyon. At kung gustuhan niyo ang aking diskusyon ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin. Lalo na kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, para updated ka sa aking sunod na magawin na video. So yun lang mga boss. Maraming salamat. Pero bago matapos ang video na ito ay shout out muna pala kila Jundi, Taguon Langit, Milgasar Adubas, Aldrin Duplon Graciano, Marlon Goray, Mark Windel Barbasa, Richard Mendoza, Ilmo Tanyakao Jr., Ronel Cortez, Jason Guhel, John Andre, John Paul Cabansag, Charles Noah Linsahan, Jeffrey Melgaso, Joseph Manatad, Kaishan Kyle Malazarte, Arnold Abejero, Christian Jan Orhel, Mark Daniel Cabugao, Lisel Monter at si James Salido.